Learning Science with Teacher Jeff. If you're learning something, click subscribe. Hello mga bata! Handa na ba kayo sa ating aralin? Okay, so ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa kung ano ang mapapansin niyong pagkakaiba ng mga bagay na nasa larawan. Ano po kaya ang pag-aaralan natin tungkol sa pagkakaiba ng mga ito? Okay. So, ang mga bagay na ito ay mga debaterya at isinasaksak sa electrical outlet. Bakit nga ba kailang isaksak pa natin sa electrical outlet o di kaya gagamit pa tayo ng baterya? Para magamit or mapagana natin ang ating mga gamit or yung mga bagay-bagay. Ngayon, baka may magtatanong, Teacher, bakit po, ano pong meron sa outlet at battery na yan? Bakit nila napapagana ang mga bagay or bakit di gumagalaw ang mga bagay-bagay or gamit? Okay, so meron po silang kuryente. Tama po, nagbibigay sila ng kuryente. Pero di ba, Teacher, kapag sinabing kuryente o di kaya kapag hinawakan natin yung kuryente, makukuryente tayo. Pero bakit yung battery, hindi naman tayo nakukuryente pag hinahawakan? Oo nga naman ano. Okay, sige. So magtuturo si Teacher Jed sa inyo kung ano ang tungkol sa battery. Okay, so ang battery po ay isang uri ng bagay na kung saan doon na imbak ang mga or ang enerhiya. At ang tawag sa enerhiyang iyon ay chemical energy. Ngayon, paano nga ba naiimbak doon ang enerhiya or yung chemical energy? Okay, so di ba po napag-aralan natin yung pinagmumulan ng mga enerhiya na nagbibigay ng kuryente or nako-convert at nagbibigay ng kuryente, tama? At ito ay nagmumula sa araw, sa hangin, sa tubig at marami pa pong iba. Okay, so ngayon, kapag umaaraw, ang enerhiya na nagmumula sa araw, di ba po, ito, may solar panel po dyan, sinasagap po niya, at dinadala po niya yung enerhiya na nasagap niya sa box or sa battery na iyan, at dyan po naiimbak or naiipon yung enerhiya, at tinatawag na po nating chemical energy yung na-impact dyan. Okay, na kung saan yung chemical energy ay nako-convert sa electrical energy or kuryente kapag ginamitan natin ng mga bagay-bagay or sinaksakan natin ng mga bagay-bagay na gumagamit or nangangailangan ng kuryente. Paano po ba yun? Okay, so sa battery po na ito, isasaksak po nila or maglalagay po sila ng wire na kung saan may electrical outlet or yung saksakan at doon po nako-convert na siya na or nagkakaroon na ng kuryente. Okay po ba? Okay. Ngayon, paano naman sa mga battery na ito? Okay, so ang ginawa din po nila dyan, ang tawag sa mga ganito, dry cell po. Okay, so nandyan din po, na-store din po, naipon din po dyan yung mga chemical energy na kung saan kapag inilagay natin sa mga flashlights, cellphones, ganon, or sa wall clock, gumagana po sila. At yung flashlight po, pag nilagyan natin, di ba po sa flashlight, merong mga wires. Yung mga wires sa loob, at doon po dumadalo yung enerhiya, kaya po niya napapailaw yung flashlight natin. Okay, so ganyan po ang enerhiya na nandyan sa battery kung bakit nagbibigay din siya ng kuryente. Naintindihan po ba? Okay. So ngayon, ano po ba yung mga bagay na kailangan nating isaksak sa mga electrical outlet para mapagana natin? Okay, so halimbawa po nito yung mga electrical stove or electric stove. Hindi tayo makakaluto kapag hindi yan isasaksak dyan sa outlet. Rice cooker or yung hair iron or yung pamplansya ng ating buhok. Okay, so kailangan nila ng enerhiya or yung kuryente para mapagana sila. Ano naman yung mga bagay
na nangangailangan ng battery para gumana sila. Ito ay halimbawa ng orasan, yung wall clock, cellphones. Ang cellphone natin may baterian kaya gumagana. At remote control or yung mga remotes natin. Remote, iba't ibang uri ng remote, kailangan ng battery. At marami pa pong iba. So, iyan ay ilang halimbawa lamang po ng mga bagay na isinasaksak natin sa electrical outlet at nilalagyan natin or ginagamitan natin ng battery para gumana sila. Okay, so naintindihan nyo ba ang ating napag-aralan? Okay, so kung naintindihan natin, mag-activity na tayo. Ang gagawin natin ay tukuyin ang mga bagay na debaterya at isinasaksak sa electrical outlet. Tumayo kung debaterya at umupo naman kung isinasaksak lamang ito sa outlet. Thank you for watching. Kung may natutunan ka, i-click mo yung subscribe at yung notification bell para mo-notify ka kung may susunod na video si Teacher Jeff. God bless!